sa Camarines Norte, nag-viral ang isang post kung saan nakasulat sa papel kung papaanong nakatanggap umano ng verbal abuse ang isang grade 5 student. Tinawag umano ng guro na bobo, bruha at hayop ang kanyang 10-taong gulang na estudyante sa unang araw ng klase noong Lunes. Kaugnay po ng insidenteng yan, makakausap natin ang DepEd spokesperson si Attorney Michael Poa para bigyan ho tayo ng update sa isyung yan. Magandang morning po, Attorney Poa. Welcome to Sakto. Kumusta ho kayo? Good morning, Sir Johnson. Good morning po. Opo, ito hong insidente ito sa Camarines, Attorney, a verified na storya po ito. Talagang nangyari po ito sa pagitan ng guro at ng grade 5 student. Yes po, na-verify po natin yung insidente na yan. So what we did was, nung gabi pa lang na yun, no? I think it was the first day of classes po kasi nung nangyari yan. Nung nakuha po namin yung balita na yan, our officials, our SDS immediately contacted po no, yung kanilang mga, yung author ng post, bale, sa Facebook. So okay. Nung nakausap po yung author ng post, the next day, pumunta po yung parents doon, naimbitahan po yung parents doon sa aming schools division's office. Mm-hmm. At doon naman po ay nakausap na yung mga parents at nabigyan na natin kaagad ng psychosocial intervention or support yung bata. So kasi yan po talaga yung protocol natin. Kailangan natin tingnan yung mental well-being ng bata. Okay. Now, after that po, no, doon naman po sa guro, we are already starting the investigation. I think the incident report should have been submitted either late yesterday or today doon sa ating regional director. That will start naman po yung administrative process. Opo. Attorney, pakwento nga sa amin, ano bang pinagmulan ho nung sagutan ng grade 5 student at ng teacher? At ito pong pinapakita sa mga social media, yung written na, yung po ba isinulat lang para maikwento kung ano yung nangyaring verbal abuse? Yun po ang kwento na yung bata po ay hindi makapagsalita at yan po yung parang sinulat alam niya para ma-explain niya kung anong nangyari sa kanya. However, as to paano po nagsimula yung talagang insidente, yun nga po, we are waiting for the report from the school head kasi na-utusan po talaga yung school head na magbigay ng report 72 hours from the occurrence nung insidente na yan. At pag nakuha na po ng regional director ngayon or late yesterday, isimulan na po yung ating administrative process doon naman sa guro. Opo. Meron ho ba, Attorney Poa, na initial na sagot or paliwanag na yung teacher? Wala pa po kami natatanggap sa ngayon. So I'm sure magyayari po yan once nag-start po yung ating administrative process. Bibigyan natin ang pagkakataon sumagot yung guro at titingnan po natin kung ano yung dapat gawin natin. Oo. Meantime ho, ano ng status nung teacher? Yung teacher po ay nandun pa rin po, no? So ang yung bata naman po kasi ay nag-request na mailipat ng paaralan. So doon naman po sa request ng magulang mailipat ng paaralan yung bata, kami po ay nag-a-assist sa kanila para po mailipat na natin. Opo. Meron ho ba, Attorney Poa, na psychosocial assistance or kung ano mang pwedeng maitulong doon sa bata dahil na-trauma yata yung bata sa day one ng pagbubukas ng klase? Yes, definitely po. Talagang ginawa na po natin, nagbigay na po tayo ng psychological first aid sa bata kaagad nung pumunta po sila sa opisina nung sa SDO noong August 23 at binigay po yan ng ating mga trained personnel doon po sa school health division natin. Opo. Yung magulang po ng bata, Attorney, nakausap na rin po ninyo? Yes po. Sila po daw yung nagpunta doon sa, not me personally, pero kinausap po ng ating SDO officials at ng ating SDS, sila po yung nagpunta sa opisina ng August 23. Opo. Bali, ano po ba ang kakaharapin kung sakasakaling administrative sanctions ni teacher pagka lumabas na nagkaroon talaga ng pagmamalabi sa panig po ng guro? Opo. Of course, talagang kailangan natin tingnan muna yung explanation ng guro, pero definitely po, that's definitely misconduct on the part of a teacher kung totoo yung nangyari na yan. At well, we'll see. No? Ayokong pangunahan po yung mga penalties na maipapatok kung sakaling makitang accountable talaga po yung guro. But obviously, the worst case scenario is dismissal. Opo. Kailan ho magtatapos yung 72 hours na ibinigay po ninyong palugit kay teacher para mag-explain? Dapat po, no? Kung Monday po nangyari yan, dapat po kahapon na ibigay na sa regional office ang kanyang report so or ang ating incident report ng school head. So today, I'm sure magsisimula na po yung pagsisimula ng ating administrative process laban dyan siguro. Opo, Attorney, meron bang ibang insidente na wala naman sana? Nakahalintulad po itong nitong nangyari sa Camarines?
Sa ngayon po, wala pa pong dumarating sa amin. Although kung meron po man, dapat po huwag pong mag-atubiling ipaalam kaagad sa amin yung mga pangyari na yan because talagang zero tolerance po tayo for abuse sa Department of Education. Lalo na yung ganyang unang-unang araw pa lang ng klase, talagang nakaka-traumatize kung totoong nangyari yan. Opo. Siguro, Attorney, bago tayo lumipat sa ilang issue pa, baka may mensahe kayo sa mga guru po natin. Alam po natin na nakakapagod din ang magturo, magtrabaho gaya po ng isang teacher, pero hindi dapat umabot po sa ganyan. Yes po. Ang mga guru naman po natin ay well-trained. I don't want to generalize yung ating mga guru. These are isolated incidents. Ganun pa man, kami naman po siguro po, not really yung mga teachers natin, dahil yung mga teachers naman natin talagang dedicated sa kanilang service. Pero pag may ganyang mga problema po, siguro po sa ating mga magulang, meron po tayong Child Protection Unit sa Department of Education. So definitely po, please reach out to us. Meron din po kaming hotline at Facebook page. Madali naman po kaming makontakt. Please contact us para po matugunan natin kaagad yung ganyan dahil hindi po tayo papayag na inaabuso ang ating mga learners. Opo. Sa inyong naging assessment sa mga unang araw ng pagbabalik ng klase, Attorney, kumusta po ang inyong naging assessment? Well, yung opening day of classes po, no? So generally, based on the reports na binigay sa atin ng mga regional directors, mapayapa naman po at orderly ang pagbabalik eskwela ng ating mga learners. But we have to admit na nandyan pa rin po yung ating usual challenges. So hindi talaga perpekto at taon-taon talagang nagkakaproblema tayo in terms of yung ating infrastructure pa rin. So nakita naman natin na kahit orderly po yan sa may ibang lugar na hindi talaga natin ma-observe yung tamang physical distancing. Attorney, siguro po dapat masagot yun yung tanong ng ilan na 2 years po tayong nasa pandemic, walang gumagamit ng classrooms. Bakit po pagbabalik ng klase, yung problemang dati na kinakaharap po sa opening of classes, yun pa rin ang problema natin ngayon? Bakit hindi po daw natugunan? Well, doon po, I cannot speak for the previous admin. Although, I think there was really an effort naman po na magtayo ng classrooms, may mga new construction projects. Kung nagkaroon ng any delay, nakita ko sa one of the responses to the delay in construction of classrooms. Ito po, nabasa ko lang. Nakasulat naman po kasi that during the pandemic, there was a problem because of the lockdowns dun sa, pag-transport ng mga materials for construction. Now, as to that, tayo naman po, we acknowledge na meron pa rin talaga tayong malaking kakulangan. So moving forward po tayo, forward-looking ang approach natin, we want to try to remedy that po. Reduce, if not eliminate, yung ating shortage in the next 6 years. Mm-hmm. So sa ngayon po, admittedly, talaga pong what we are doing are interventions, no? Interim measures po. So that's why we have yung mga temporary learning spaces. Mm-hmm. Po tayong mga shifting of schedule. Is it enough? Well, to be honest, no. That's why we need to really focus on building new classrooms, constructing new classrooms, and also repairing yung mga matagal na po na backlog natin sa Department of Education. Pero syempre, Attorney, it will take time para humabuo yung classroom na yan. Ano? O, pansamantala, anong solution po? Gaya nung paghahati ng... Pansamantala po. Opo. Tama po. Tama po kayo. It will really take time. We want the public to know that it will really take time. Pero sa ngayon po, ang ginagawa po natin, even before yung ating pagbabalik eskwela, yung ating mga regional offices po ay talagang gumagawa na ng mga strategies para po maibsan yung pagkakakulangan natin sa mga classroom. So ano po yan? Number one po, yung ating mga temporary learning spaces. Nakikipag-coordinate din po tayo sa mga LGUs. Mm-hmm. Kaya minsan nakikita nyo po ang mga COVID courts ay nagagamit na classroom. Dahil po sa kakulangan yan at dahil sa kagustuhan nating ma-maintain pa rin yung ating minimum public health standards. Pangalawa po, yung ating shifting na ginagawa natin kahit pre-pandemic, 2 to 3 shifts po. No? Ideally, syempre po, 2 shifts lang ang gusto natin. But again, admittedly, sa ibang areas na highly congested, like sa NCR at Calabarzon area, nagkakaroon po talaga tayo ng 3 shifts. Yung blended learning po ay nakakatulong rin because there are days pwede nating schedule, no? Dahil may mga days na wala po yung ibang learners sa school at may days naman na nasa school sila. However, we are still looking for other ways na matulungan tayo, maybe in cooperation with the private sector as well as with the LGUs para po, lalo pa natin mabawasan yung shortage natin sa mga.
Attorney, pahabol na lamang po, anong take po ng DepEd dun ho sa panukala sa Senado na bawasan ng subjects para sa grade 1 to 3 at habaan naman yung English and Filipino subjects? Yes, talaga pong we are focused on reviewing yung ating K to 12. So yung mga panukalang ganyan po, we are taking seriously and we are considering in our review for K to 12. Kasama po kasi sa review ng K to 12 yung pagsusuri kung yung ating learning competencies ay akma, masyado bang marami, at wala ba sa tamang focus. So yan po yung mga bagay na tinitingnan natin. As far as English and Filipino is concerned, that's also the direction that we're taking, na mabalik natin yung English at Filipino as medium of instruction. So pinag-aaralan pa po lahat yan, pero I think what we're concerned about most is yung ating literacy and ating skills pagdating sa math and science ngayon ng ating mga kabataan. Attorney, kumusta Secretary Duterte? Sorry po, sir. Sorry. Kumusta po ang ating Vice President, Secretary Sara Duterte? Well, she's really busy po, no? She's been on the ground, as you can see, dun sa mga lumalabas naming mga press releases as well as yung mga pictures na nakukuha ng media. She's been on the ground. She goes to the classrooms and the schools themselves para po makita talaga yung sitwasyon on the ground, para po makita talaga kung ano yung mga suliranin, and she's been talking to yung teachers mismo para malaman kung ano naman yung mga challenges po nila. Alright. Attorney Michael Poa, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga ho at mag-iingat po kayo, mga taga-DepEd. Maraming salamat din po para sa pagkakataon na ito. Magandang umaga sa inyo. Thank you po, Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita po ng Department of Education.